Noon. But the most urgent reason I was looking forward to my coming to this hearing of the Philippine Senate is to seek your help, honorable senators, to help me implement the last will and testament of the late President Marcos. Implement the Marcos Humanitarian Foundation so that we can help the country in our economic crisis and help the Filipino people in their agony and suffering. At isa yan sa dahilan kung bakit inimpeach si Pangulong Joseph Estrada. Dahil alam na mga galamay ng mga elitista sa dalawang gobyerno na nakuupo sa Kongreso at Senado. Namuntik na niyang pirmahan ang implementation ng Marcos Foundation. Kaya agad nila itong hinarang at inalis siya sa pwesto. Sa pamamagitan ng isa na namang people power ng mga ututong ralihista at dahil dito ay nalinlang na naman ang mga kababayan natin. At isa na ako dyan mga tol sa mga nalinlang noon na nagpunta sa EDSA at sumisigaw ng ERA Resign. Mahigit 20 years na ang nakalipas mula noong natapos ang maturity date ng mga time deposits ni Pangulong Ferdinand Marcos. Pero hanggang ngayon, naghihirap pa rin ang mga Pilipino habang nakahiga ang ating bansa sa mga sandamakmak na kayamanan na sa interes pa lang ng mga kinitang kayamanan ni Pangulong Ferdinand Marcos ay hindi na maubos. Ang mga katotohanan ito ay matagal na naitago dahil noong panahon ni Pangulong Ferdinand Marcos ay hindi pa nagfu-fully matured ang mga trust deposits na nakaset ng 50 years. From year 1950s hanggang year 2000. Kaya nga gayon na lamang ang galit at pagkadismaya ng mga globalistang elitista kasi nautakan sila ni Pangulong Ferdinand Marcos. Na-secured ni Pangulong Marcos ang mga kayamanan upang hindi ito magamit sa kasamaan, bagkus magamit para sa welfare and development ng kanyang mamamayan. Kaya naman ang hindi maubos-ubos na kinitang interes ng kanyang mga kayamanan for more than 50 years of investment ay 70% sa mga ito ay nakalaan na para sa sambayan ng Pilipino. Habang ang 30% sa mga ito ay nakalaan para sa people of the world. At ito ay may lalabas lamang kapag nagkaisa na ang taong bayan upang itaguyod muli ang bagong lipunan. At ang tanong ng karamihan sa ating mga kababayan, nasaan nga ba talaga galing ang mga ginto ni Pangulong Ferdinand Marcos? Ayon kay Ginang Imelda Marcos sa interview niya kay Winnie Munsod, ay bago pa maging presidente si Pangulong Ferdinand Marcos ay madami na itong ginto at galing ito sa kanyang mga investments pagdating sa mga ginto at mga investments sa mga minahan mismo ng